Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa'yo. It's a Friday! Ay, talaga naman! Magandang tanghali po sa lahat ng mga nagbabalik kahit sa huling araw ng pagtatrabaho ng karamihan. Nagbabalik trabaho ha, dahil nga ho nung nakaraan, kinansila ang mga pasok. Pagkatapos yung iba, merong extended suspension din o yung iba talagang mga self-declared. O dito sa atin sa Metro Manila, ha? Grabe ang traffic, ha? To and from Marikina. Papasok, palabas ng Marikina. Traffic. Pero sabi ko nga eh, pasasaan pa. Eh yung iba nga, inata-traffic lang. Yung mga napapadaan lang. Eh yung iba, ha, magpasa hanggang ngayon, ay nag-aayos pa rin, naglilinis ng kanilang mga tahanan. Ayan na, kaya naman, hello po! Oras na ulit para naman i-divert ang inyong mga pagod. Ha, sa mga kapatid natin, hindi lamang sa Marikina, doon sa mga nasa Navotas. O, sa Malabon, sa Valenzuela. O, sa iba-iba pang mga lugar na talaga mga pinasok ng tubig. At magpasa hanggang ngayon, eh sige, nagbabanlaw ng ilang mga gamit at kung ano-ano pang mga nililinis. O, alam nyo, ang style kasi dyan, ha, para doon sa mga first time lang, habang bumababa, o, next time, kami ko kasi sa Marikina, eh learned na kami. O, natuto na kami. Huwag mo nang ihintayin na matuyo pa yung mga lupa, ayan, kung sakaling pumasok yung dumi, ganyan. O, dyan sa amin sa San Mateo rin, binaharin sa Banaba, San Mateo Rizal. O, kailangan habang bumababa yung tubig, sabayan nyo na ng walis. Okay, palabas ng inyong mga tahanan. Dahil kung hindi, naku po, titigas yan, parang tsokolate. O, totoo, mas mahirap po yun. Kailangan nyo uling basain. Kailangan nyo uling palahin. Ganyan, para lumambot-lambot sa pagliligpit. Ganun eh, mahirap. Oh, pero pasasaan pa, matatapos din yan, kapatid. Kaya smile-smile ka lang dyan. Oh, dahil meron ba tayong mga pamigay ngayon? May pamigay Friday tayo ngayon, Jeff Batlanggao, ha? Pampagana! Pampagana. O, kahit pang merienda nyo. O, pwede ho. 4 na 250 pesos ang aming pamimigay ngayon. Tama ba? 4 na 250? O 4,250? Malinang basa. Uy, delikado yung mga malinang basa, ha? Kala ko pamimigay na ni Jeff Batlanggao yung sweldo niya, eh. 4 na 250 pesos in cash. Pwede ng pamirienda, di ba? Pantawid na sa maghapon. Oo. Panlod. Ayan, palod nga ho, palod. Ayan, at syempre, o mga kapatid ha, nandito pa rin ang ating mga segments sa inyong pinakatinututukan, ang Dear Kuya Poy, ang ating Love Question of the Day, ang ating H-E-A-R-T because it's a Friday. Dalawa po ang ating makakausap. O, pero bago natin umpisahan yan, eto na muna, ang ating Love Question of the Day. Ang ating katanungan na kailangan yung sagutin, yung pag-like ba at pag-heart sa social media post dapat din bang sitahin ni jowa mo? Yung pag-like at pag-heart sa social media post dapat bang sitahin ng jowa mo? Papayag ka? Sisitahin niya? Sino yan nilalike mo? Nilike mo na naman si Kuya Poy. Hinart mo na naman yan. Sino ba yan? Yung mga ganyan, ha? Kaya sa mga babae, sa mga ganyan. At syempre, naku, wag na nga ho natin patagalin. Yan ang sasagutin nyo maya-maya. Antabayanan po namin dahil pwede nga kayo magkaroon ng 250 pesos na cash. Pero sa ngayon, eto na muna. Alamin na muna natin, H-E-A-R-T segment na nga po muna tayo. Dalawang naguumpugang bato ang ating susubukin na tulungan. Ha? Sa ating programang ito, magkakasundo pa ba? O kaya naman, talagang wala na.
Tama na to. Ayan, kung saan nga ang bawat letra ng heart ay binigyan po natin ng pakahulugan. O yung letter H ay half and half. Yung letter E ay i-evaluate ko na po muna. Yung letter A ay approve na approve. Okay na po talaga kami. Yung R ang masakit na reject. At syempre, ang letter T naman ay yung mahirap man Kuya Poy. Pero sige, sa T, try again. Ganoon yan. Kaya naman, halika na. Ito po kasi ang sinabi. Simula nang magsama na sa iisang bubong, itong si Marlon at si Patrice ay hindi na raw idinedate ng kanyang 8 taon ng karelasyon itong si Patrice. Ultimo pagkain sa labas o yung pasyal man lang ay hindi na raw magawa nitong ni Marlon sa kanyang live-in partner. Hindi tuloy alam ni Patrice kung nasanay na lang talaga itong si Marlon, nakasama siya to the point na deadman na rin siya sa mga effort para sa kanyang live-in partner. Kaya naman itong si Patrice hindi maiwasang mag-isip ng matindi sa kanilang relasyon ni Marlon. At ano yung mga matitinding yun? Alamin po natin, si Patrice at si Marlon ay mula sa Bulacan. 32 years old itong si Patrice, 31 years old naman itong si Marlon. Unahin na natin kausapin si Patrice. Patrice, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali. Kumusta ba sa inyo dyan sa Bulacan? Laman din kayo ng balita, ha? Inabot ba kayo ng tubig bahan itong nakaraan? Hindi po, dun po sa Karatig Bayan. Ayun, okay. Mabuti naman at ligtas kayo dyan, ano? Ayan, okay Patrice. Ano ba itong mga iniisip mo kamo na matindi tungkol sa karelasyon mo? Simula ba talaga nung mag-live-in kayo, hindi na kayo nag-date na katulad dati? Kumusta ba ang setup nyo bago pala kayo nag-live-in? Ano yung mga activities ninyo as partners? Balik po kasi mabilis lang po kami yung dating stage. Mm-hmm. Kaya po... Mga gaano kabilis yun? Mga 2 buwan lang po. 2 buwan? Tapos nag-decide na kayo na mag-live-in? Opo. Ang bilis nga, no? Pero nagtagal naman. Nang 8 taon. Opo. Sa 8 taon na yan, meron na ba kayong mga anak? Wala pa po. Wala pa naman. Okay, tuloy ang kwento. Doon sa 2 months na sinasabi mo na nagde-date kayo, ano nga yung mga activities ninyo noon? Bali, lumalabas naman po. Kumakain naman po sa labas. Mm-hmm. Mga opo, simpleng gano'n? Opo, tapos naka isang beses na manood ng sine. Okay. So, mula noon hanggang ngayon, iisang sine pa lang napapanood mo. Nakasama itong si Marlon. Opo. Di ba nakakatawang pakinggan pero totoo? Ayan. So, nung nag-live-in na kayo, yung bahay ba tinitirhan ninyo ay nire-rent ninyo, inuupahan? Opo, nagre-rent po. Okay, sino ba ang nagyaya in the first place na kayo ay mag-live-in na? Ano po, mutual decision naman po. Mm-hmm. Kasi ano naman po ako nasa province po yung nanay ko. Mm-hmm. Okay, so ikaw mag-isa ka na lang rin talagang naninirahan sa Bulacan, tama ba? Opo. O may mga kamag-anak ka pa dyan? Meron po. Yon. Si Marlon, ganun din. Opo, parang ano naman po siya panganay naman po siya. Mm. So, yun po, mutual decision po yung pagsasama po. Okay, o sige, wala na mga date, wala na mga... So, ano na lang ginagawa ninyo sa bahay? Ano na lang ang mga pinag-uusapan ninyo? Ano po, nood lang po ng Netflix, ganun. Mm-hmm. Pero... Kasi mas practical daw po. Aha. Sabi niya. Yeah, mas practical. Ito ba si Marlon yung tipo ng nagtitipid? Siyempre, magbabayad kayo ng rent. May mga gastusin sa bahay, may kuryente, may tubig. Opo. Pero tipid naman po kami, Kuya Poy. Parehas, tipid naman yung... Parehas ba kayo may hanap buhay? Po. Opo. Kumikita ka, kumikita rin siya. Kumikita, opo. Sige. Tapos tipid naman po kami sa mga gastusin kasi half-half naman po kami. Mm-hmm. Yeah. So, yun nga po nakakapagtaka at nakakasama lang po ng loob talaga. Mm-mm. Na bakit po never na po niya akong nilabas. Sabi niya lagi, gastos lang. Yeah. Grabe naman yung paggastos na yan. Ayan, ano ba naman yung gumastos siya kahit 500? Mm-mm.
Patrice, alam, nararamdaman ko yung gigil mo doon sa grabe naman. Hindi na talaga mailabas. Yung ganyan, ano ba naman yung 500? I-date mo naman ako. Diba? Kasi nung una, naturalmente, ikaw ba yung tipo na naghihintay o sinasabi mo na halika, labas naman tayo, makikita naman ng ibang tao? Yan po, nagsasabi po ako ng ganyan. Mm. Kasi, syempre po, nakakaburyo din po dito sa bahay. Mm. Pagka wala pong ano, pag pareho po naming day off, okay, mag-iaya po ako. Mm-mm. Kahit pa paano, kahit kain sa labas kasi may malapit naman pong mall dito sa amin eh. Nakakapag-ikot-ikot man lang. Opo. Mm-mm. Pero wala. Ang tigas ng ano, tigas ng loob. Okay, sige. At ito na nga, ang oras naman para kausapin din natin si Marlon. Marlon, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali po. Mm-hmm. Alam mo, magandang tanghali ang bati ko sa iyo, pero parang hindi kagandahan ang mood nitong live-in partner mo for 8 years na si Patrice dahil medyo may gigil na. At nagtataka na siya, bakit hindi mo na raw siya idinedate? Hindi ka na sweet at parang masyado ka na nagpapakapraktikal sa mga bagay-bagay. Sweet naman ako, kaya lang practical lang talaga ako na ayaw kong lumabas-labas. Mm. Saka mas gusto ko kasama siya sa loob ng bahay. Mm-hmm. Ganun lang. Pero saka kapag... sayang din yun eh. Sayang din yung gagastusin dun. Okay. Ayan, pero si Patrice, sabi niya, parehas naman kayo may hanap buhay. Halos hati naman kayo sa mga gastusin. Hindi naman issue siguro yung gastos. Wala pa naman kayong anak na kailangan ding pagkagastusan. Tama? Pero Marlon, kapag ka nagpipilit naman na, hindi na nga nagyayaya eh, nagpipilit na itong si Patrice. Tsaka narinig mo yung boses niya kanina, may gigil na eh. Ilabas mo naman ako. Anong nangyari? Oh. Lagi naman po ganyan boses niya eh. Hmm? Tsaka kahit naman na nasa loob kami ng bahay. Hmm. Medyo mainit talaga lagi ulo niya. Eh, mainit talaga ang ulo kapag ka medyo nakukulangan na sa romansa. Oh, at parte ng romansang yun, yung mailabas-labas mo siya, makakita ng ibang lugar, kasama ka. Maka-experience ng iba't iba mga bagay, kasama ka. Niyayaya ka naman eh. Ha, mainit ang ulo niya, kaya mas gusto ko pa sa barkada pumunta eh. Yan yung tatanungin ko naman din sa'yo, Marlon. Gaano ka kadalas na nagpupunta sa barkada? Bali, pag day off ko, lumalabas po ako. Oh. Tapos, hapon na ako uwi. Oh. Tapos, manonood lang kami ng Netflix. Mm-hmm. Oh, tapos, ayun na, pahinga na, tulog na ulit. Bukas, may pasok na ulit. Opo, tama po. Mm-hmm. Pero, itong si Patrice, nagyayaya nga sa'yo. Sabi mo nga, kapag ka day off na, sabi ni Patrice kanina, ha, pag day off namin, nagtataka ako, bakit hindi ako mailabas man lang? Ano bang ginagawa niyo ng barkada mo kapag lumalabas kayo? Nakikita kita? Nagbibilyar. Mm. Nagpapagala-gala. Ganun po. Mm. Diba? Pwede naman pala yun eh. Diba sa pagbibilyar, gumagastos ka ng konti dyan, Marlon? Tama? Apo. Permesa. Kung hindi man, baka pumupusta ka pa ba? Apo, pumupusta din. O, pumupusta rin. Gumagastos. Kapag ka gumala kayo, saan ang gala, Marlon? Sa inuman naman minsan. Oh, sa inuman. Eh, ang bote ng alak eh. Siyempre may gastos yan. Wala naman namimigay niyan eh. Unless may birthday. Di ba? Opo. Oh, ayan, may gastos na. Tapos yung gala nyo, hindi naman talaga gala yan. Sasakay kayo ng ng jeep, ng taxi. Mag-grab kayo, tama? Opo, ay, may po. Gastos na naman yun! Mm, yun ang sinasabi. Diba, kung practical ka talagang tao at nasasayangan ka doon sa mga gagastusin, kasama ang mga barkada mo, hindi ko sinasabing bad influence ang barkada mo, ha? I think it's your choice na makasama sila. Pero kita mo naman, yung bonding ninyo, yung mga karanasan ninyo together ng barkada mo na dapat naman ay meron kayo rin nitong si Patrice. Eh... bakit wala? Ba't hindi ka mag-invest sa kanya ng time? Hindi ka mag-invest ng mga memories na kayo naman na magkasama? Hmm? Okay. Kaya ito na ang pagkakataon. Maganda na makapag-usap kayo ni Patrice, Marlon. Ha? Apo. Oh, ready ka naman? O Patrice, tama ba yung mga sinabi ko? Nako,
Gagastos na lang rin eh. Sobrang nakakagigil yung mga sagutan mo talaga, no? Oh, sige yan. Kausapin mo na si Marlon. Go! Biruin mo na kapag ano ka pa sa barkada mo, pero sa akin, ano ba naman yung kahit 300, ilabas mo ko? Pero kung sa barkada, gagastos ka, tapos sabihin mo, practical. Sinong hindi init yung ulo? Sinong hindi magagalit? Lagi na lang ganyan. Ano ba talaga? Kinahihiya mo ba ako? Ayaw mo ba ako ilabas? Ayaw mo ba ako ipakita? Ano pang ano mo? Grabe, sobrang nakakasama ng loob. Parang sasabog yung dibdib ko sa galit sa'yo. Bakit ganyan ka? Sabihin mo kung di mo na ako mahal. Diba? Di yung patatagalin pa natin. 8 taon isipin mo yan. Na never ka nag-effort. Parang sobra naman yan. Ano eh, tapos na ako sa ano eh. Sa pag-uunawa. Patrice? Grabe na yung pag-unawa ako sa'yo. Patrice, excuse ano. Sa 8 taon, never talaga. Hindi ba exaggerated lang yung sinabi mo na never ka nang inilabas ulit para kumain? Sa 8 taon, never ka nang niyaya ulit na manood ng sine? As in, never? Bali, meron po kaming ano, pero kasama po yung pamilya niya. Nag-dinner po. Nag-dinner? Mga 2 beses. Mga 2. Po, pero yung kayong 2 lang? Yung kayong 2 wala lang? Wala po. Wala talaga? Wala po. Marlon, wala po. Anong maisasagot mo doon, pare? Sweet naman ako sa iyo. Saka pag kumakain naman tayo sa loob ng bahay, pwede naman nating ilabas yun. Kaya nasa labas din minsan. Grabe ka naman. Pero nakakapag-inuman ka sa mga barkada mo. Ano ba naman? Ka lang ako na lang magbayad eh. Diba? Ilabas mo na lang ako. Ako na lang magbabayad. Puti, pwede naman pala ikaw magbayad eh. Yung tibay mo talaga, no? Grabe. Eh, wala nga akong pera, di ba? Alam mo naman, trabaho ako. Tiga, malampaso lang ako, eh. Alam mo naman yung yayain mo rin ako, di ba? Naiyaya mo nga mga kaibigan mo, eh. Hindi mo ba ako kayang yayain? Kinahihiya mo ba ako? Yun ang tanong ko, kinahihiya mo ba ako ilabas? Hindi naman, kaya lang... Oo, hindi naman pala, eh. Bakit pag ako nagyayaya, hindi mo ako mapagbigyan? Pero pag pupunta ka ng bilyaran o pupunta ka ng inuman, ang bilis-bilis mo. Pero pag sa akin, ano bang klaseng ano to? Relasyon, di ba? Parang grabe naman yung pag-aano ko sa'yo eh. Di ba? Iniintindi naman kita eh. Sige, walang problema. Sabihin mo, practical, practical. Pero parang over na sa pagka-practical, eh, gumagastos ka naman din pagka lumalabas kayo. Di ba? Tapos ako, hindi mo mailabas. Kahit Jollibee na lang, kahit sa turo-turo, fishball na lang eh. Grabe. Mm. Patrice, galit ka na naman. Patrice, ayaw natin sumagot si Marlon. Marlon, sige, sagot. Eh, lagi kasi mainit ang ulo eh. Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Pero konting tibot, mamaya pagka konting ano lang, masaya tayo. Mamaya malungkot na naman dahil nagagalit ka na naman. Konting panahon lang yung, ano, yung saya natin eh. Pagka nag-ano tayo, masaya tayo saglit. Mamaya, agad ka na naman. I mean, paiba-iba yung mood mo. Kaya parang nakaka-ano pa na hindi tayo lagi mag-asama. Diba? Kasi parang minsan lang ako maging masaya. Tapos mamaya, magkaaway na naman tayo. Ayoko, eh, ibig sabihin mo kasi nun, hindi mo na nakukuha yung kiliti ko. Diba? Ano ba naman yung sasayahin mo ko, diba? Kiligin man ako. Kiligin man lang ako kahit konti. Diba? Lagyan mo naman ng effort. Yun lang naman yung hilon ko sa'yo eh. Effort eh. Diba? Kahit pa mumurahing bulaklak dyan eh. Kahit plastic na bulaklak. Pagka Valentine's. Wala. Kahit Pasko. Bagong taon. Wala. Ano ba yun? Ako lang yung nag-i-effort sa relasyon na to. Bakit nga umaabot sa ganun? Binigyan naman kitang bulaklak ah. Umuha ako sa kapitbahay na karada. Anong bulaklak yun, Marlon? Yung kulay dilaw po. Anong kulay dilaw? Ikaw naman, humingi ka na lang. Di mo pa inalam kung anong pangalan ng bulaklak. Hindi ko alam kung anong nakikita ko lagi. Di sa may ano eh. Parang gumamela po yun. Kapit. Baka bulaklak ng gulay yun. Baka gugulayin so, yun eh. Parang ganun po. Ha? Baka sa kalabasa po yata yun. Kalabasa?
Ikaw, Marlon, minsan magbilyar tayo, ikaw mismo tutumbukin ko eh. Bulaklak ng kalabasa. Tapos ano yung sinasabi mo? Opo, yun ang binigay niya. Oh, pero at least kahit papaano may dating. Kinilig ka ba ng konti doon, Patrice? Opo, na ano na po ako noon. Sumaya na po yung pakaramdam ko. May effort eh. Naisip niya po ako. Opo. Marlon, may sinasabi kanina si Patrice, ilabas mo man lang ako, ganyan. Sa, alam mo, feeling ko, Marlon, may pagkapiloso po ka. Sabi mo kasi, pag kumakain tayo sa bahay, pwede naman nating ilabas. Ano ba, literal na ilalabas yung lamesa para kumain kayo? Yun ba sinasabi mo, Marlon? Eh, kasi wala naman akong malaking kita, kaya naiisip ko, ganun na lang. Walang malaking kita? Eh, sabi nga, kumain po yan eh. Oh, sabi nga ni Patrice, kahit sa tusok-tusok na lang, ba't nga ba hindi, eto na muna ha. Okay, sinasabi ni Patrice kanina, ba't hindi muna siya, alam mo, hindi naman importante na gumastos kayo kapag kalalabas kayo. Siguro yung kumain na kayo sa bahay, sabi nga ni Patrice, meron naman malapit na mall, ano yung maglakad-lakad kayo ron? Magpalibring aircon, di ba? Window shopping. Ayaw mo na ba siyang kasama at maka-holding hands? Nag-holding hands pa ba kayo? Opo. Hindi na po. Eh, huwag kang ano, pag nasa bahay, konti saglit lang, pagka nanonood ng ano. Baka hindi naman kasi sa kamayang ang hawak. Ano ba pinanonood nyo kasi? Ha? Netflix po. Oh, yun nga. Okay, yun ba, Marlon, hindi, sabi ko nga, hindi naman pwedeng hindi naman kailangan na gumastos ng pagkalaki-laki sa pag-de-date. Eh bakit hindi naman magawa? Napakasimple eh, sa totoo lang, nung request nitong si Patrice. Kaya nga tinatanong niya, hindi ka na ba proud sa akin? Kinahihiya mo ba ako na makasama ka? Meron na bang iba, Marlon? Yun ang gustong itanong ni Patrice eh. Baka may makakita ba na iba? Yun totoo, Marlon. Wala namang iba. Kaya lang, kasi mainitin yung ulo mo eh. Pag magkahawak tayo ng kamay, maglalakad lang tayo konti, naasar ka na. Ano bang kinaasar niya? Ewan ko po kung anong inaano niya. Misan, hindi na rin kami nagkakasundo agad. Kaya pagdating pa lang sa pupuntahan, hindi na bad mood na kami. Ayun. So parang magkaiba na kayo ng pupuntahan. Pati yung pupuntahan, magkaiba. E di hindi rin kayo magkasama. Sige, ganito. Alam mo, Marlon, sa bawat relasyon talaga, dumarating yung ganyan mga punto na parang hindi kayo magkatagpo. Sabi nga ni Patrice kanina, saan ka nakakita ng babae na ganyan? Ibig sabihin daw, ha? Makinig ka, Marlon, ha? Marlon. Ibig sabihin daw, kaya nga siya nagsusungit sa'yo, lagi siyang mabilis magalit kasi hindi mo na nakukuha yung kiliti niya. Hindi na enough yung paghawak mo ng kamay niya. Sabi niya, hinahawakan naman po yung kamay ko pero napakasaglit lang. Ibig sabihin, bitin. Sinong di uinit ang ulo kapag kabitin? Diba? Sa pakikipag-date. Sabi, hindi naman kailangan na sa mamahaling kainan kami kumain. Eh sabi nga, kahit nga kumain na kayo sa bahay, lumabas lang, mag-mall, payag naman si Patrice, dali mo ko sa turo-turo, maglakad-lakad lang tayo. Diba kasi bitin nga siya doon sa kung ano man yung ino-offer mo ngayon. Pero kita mo naman, binigyan mo ng ano yung bulaklak kanina, bulaklak ng... Kalabasa, kalachuchi, ewan ko sa'yo kung ano man yan. Pero kinilig siya, diba? Natuwa. Kahit na corny ang dating, pero natuwa siya kasi may effort kahit papano, may pa-sweet ka. Ituloy mo yun. Ha? At sinisigurado ko sa'yo, pare, lalaki rin ako. O, yung ganyang mga babae na maiinitin ang ulo na kinukulang na nga sa lambing, eh talagang sumusungit. Ikaw rin man eh. Diba? Ikaw man, na lalaki, kapag kinukulang ka na sa lambing, eh susungit ka rin. Medyo magiging maiinitin ang ulo mo. Tama? Tama po. Okay. Kaya lang po, matampuhin po ako eh. Matampuhin ka naman. Kaya pagka nagagalit po siya, nagtatampo na ako, iniwas ako ng agad siya para hindi na kang mag-away. Yun ang mali naman. Yun ang mali. Hindi ka dapat na basta aalis doon sa laban kasi nga meron kayong dapat na ayusin itong si Patrice. Siguro, ang may papayo ko lang sa inyo, no? Patrice, nandiyan ka? Opo. Patrice, ayan, since kanina, no, nung nakikinig ako sa conversation ninyo, kapag ka nag-uusap kayo, ay para mas marami ka nasasabi. Totoo yun, Patrice? Diba? Eh talagang hindi ko naman sinasabi bungangera ka, no? Pero minsan kailangan mo rin pakinggan ang partner mo.
Oh, kahit na nasa iyo ang lahat ng alas, nasa iyo ang lahat ng mga ibabato sa kanya, ha? Eh makikinig ka rin. Learn when to stop talking and you listen. Ganoon 'yun. Ha? Patrice, matuto ring makinig. Kaya ito, bibigay natin ang pagkakataon para sa inyong dalawa. Marlon, ano ba ang gusto mo na i-adjust ni Patrice sa sarili niya? At sa pakikitungo lang sa'yo, ha? Sa pakikitungo sa'yo, para marinig din ni Patrice. Go ahead, Marlon. Iwas-iwasan mo yung mainitin na ulo mo kasi nakakawalang gana eh dahil pupunta tayo sa isang lugar. Para naman di tayo magkasama kung pumunta tayo doon dahil bad mood na tayo parehas. Tapos parang na ayoko nakikita kasi na nag-aatalo tayo sa kalsada. Kaya minsan ano kita na wag hawakan sa kamay. Kasi siyempre yung nararamdaman ko, parang saglit lang kita mapasaya pero mas marami yung galit mo, mas marami yung topak mo sa kayong toyo mo. Pwede na mag-adobo. Kaya talagang minsan parang naiya din ako na magkasama tayo. Ganun. Kumbaga, Patrice, kalma lang. Kalma lang pagka magkasama, okay? Yeah. Ikaw naman, Patrice, may mga gusto ko bang ipaalala dito kay Marlon para hindi na rin maging mainitin at masungit yung bibig mo? Kasi po, bawasan niya rin po yung pakikipagbiruan. Yung akala niya laging biro yung usapan namin. Kaya lagi po akong kasi pagka hindi ako nagagalit, parang ginagawa niya lang pong biro. Lahat ng sinasabi niya, puro may ganun po. Tsaka, okay naman po kami nung umpisa eh. Okay naman yung pagsasama namin eh. Bali, nakulangan lang po siguro kami sa sa maayos na pag-uusap. Mm-hmm. At sa oras. Yun nga po. Opo, sa oras, oras po, para sa isa't isa kami. Lang. Opo. Mm-hmm. Yun po. Yan. Okay, sige, ito na siguro rin ang tamang panahon para tanungin kayo, ano ba ang inyong HEART decision? Ano ba ang heart decision ninyo? Unahin natin si Patrice. Ikaw ba ay H, half and half? Evaluate muna, approve pa rin, i-reject mo na, or you're willing to try again? Patrice, anong sagot? I'm willing to try again po. Kasi mahal ko po siya eh. Hindi naman po kami tatagal ng 8 taon kung wala pong pagmamahal. Kaya gusto ko po na baguhin namin yung isa't isa, umalik namin yung dati naming pagsasama, yung init ng pagmamahal namin. Kaya gusto ko po i-try. I-try ulit. Try again. Marlon, ikaw naman. Try again kahit na medyo lumalayo yung loob ko sa kanya. Ayusin namin. Ayusin. Ayan, mag-e-effort. Okay? Ayan, maging totoo, ha? Sa sarili at huwag masyado ring sensitibo, Marlon, ha? Okay? Yes po. Ayaw mo, i-flipex na kita sa story ko para story sa Facebook para makita ka ng mga kaibigan ko. Iba, sikat naman pala itong si Marlon. Oo, i-broadcast mo na siya. Pero dahil nga dyan sa inyong hard decision, alam nyo, ngayon pa lang, para mawala na yung agam-agam ninyo, Patrice, may sigurado na kayong pandate nitong si Marlon, okay? Bibigay na po natin kay Marlon at kay Patrice ang tig 250 pesos na cash. Okay, na ipamimigay natin. Hello, thank you po. Oo. No, thank you. Oh, Marlon, wala ka ng excuse, ha? Kailangan mag-date kayo. At pwede ba mag-picture kayo? Padala nyo sa amin? Opo, sige po. Sige po. Oo, Marlon, wag mong ipang... May budget na tayo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko ipantutumbok yung taco ko sa bahay. Oo, baka maipalo ko sa'yo. May kalabang pa dito eh. Ano no? May kalabang pa kami. Kaya mo lang, may makakalabang iba yan. Okay. Ewan ko sa'yo. Thank you po, Kuya Boy. Andiyan naman si Patrice, pwede namang tumbukin din ng ng pagmamahal mo yan. Oo, si Patrice. Oo, hindi yung mga bola sa bilyaran, yung tinutumbok mo na tinutumbok. Congratulations sa inyong dalawa. At balitaan niyo po, patingin naman pagka nag-date kayo. Patrice, ikaw na nga ang humawak niyan para siguradong lalabas kayo. Huwag masungit, ha? Marlon, huwag na matampuhin. Ako, mabawi ako sa'yo.
Yan, bumawi, ha? Salamat po, Kuya Poy. Thank okay, you po. maraming salamat din sa inyong dalawa. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating HEART segment, mga kapatid. Pag-heart sa social media post, dapat bang sitahin ni Jowa? Sabi niya, Heidi Tagta, for me, hindi ko na kailangan sitahin pa si Jowa kasi Kuya Poy, kailangan yan ng, ng mga naghahanap buhay sa social media. Parang ganun na lang rin ang iisipin ko. Kahit sa ganung paraan ay makatulong tayo sa mga small content creator. Aba, oo nga, ano? Kumikita ba yon? Yung mga pa-like-like, yung mga pa-heart-heart? Oo, kahit na halos, kasi nga yung iba halos wala na maisuot eh. Diba yung pinopost nila, wala na maisuot eh, ayun nga, baka kailangan ng dadamitin. Ayan, si Gerald De La Cruz, sabi niya, hindi ang sagot ko. Malaya ang aking asawa na mag-like at mag-heart sa iba sa social media dahil karamihan naman sa friends niya, kakilala naman namin. At sa friend lang namin siya nagre-react sa mga post nila. Ay, ang galing naman. Okay, ayan, ang iba nyo pa pong mga kasagutan ha, pwede nyo pong tingnan. Oo, sa ating comment section, sa ating FB Live. Kaya ugaliin ang pag-share palagi ng ating FB Live araw-araw. Okay? At syempre, eto pa mga kapatid, ang aming pong maagang paalaala sa Sunday, ang ating catch-up episodes ng H2H, alas 12 ng tanghali. Huwag niyong kalilimutan, isama niyo na po yan sa mga dapat ninyong tutukan at bantayan bukod sa mga nangutang sa inyo. Bantayan niyo na nga rin po ha, ang mga catch-up episodes ng H2H Heart to Heart sa Sunday alas 12 ng tanghali. Mga kapatid, oras na natin isang minuto bago mag-alauna ng hapon. Pero eto na nga muna ang revelation ng dalawa pang winners ng 250 pesos na cash, si Grace Marcelo Tanyedo na sumagot sa ating love question of the day. Ayan, at syempre, si Bea Lumabi ng Bacoor, Cavite na sumagot din sa ating love question of the day. Thank you and congratulations sa inyong dalawa. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, magpasalamat muna tayo sa mga taong nasa likod ng ating programa. Jeff, pakitaas mo nga. Ayan, ang ating mga program assistants, sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, si Ed Acerada, ang ating studio technician, sina Aaron Tolentino, si Ron Eugene Cruz, technical directors, Sir Joey Perez, Sir Nanding Bazarte. Ayan, nakapag-selfie na ba Sir Nanding? Thank you. At si Direct Grace Toledo, ang editor ng ating heart-to-heart catch-up episode, si Nep Liagas. Paghandaan nyo po sa Sunday, alas 12 ng tanghali, ang kanya mga iniayos para sa ating episode, ano? At syempre, ang ating researcher na si Rema Anwar. At ganun din, si ang ating executive producer, napakasipag. Nag-iipon, mag-aasawa na po siya, si Jeff Batlanggao. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kapatid, ano? Nakasama nyo nga po. Sunday ha, alas 12 ng tanghali, H2H Heart to Heart Catch Up Episodes. At sa Monday ulit, magkarinigan tayo ng live sa 92.3 Radyo 5 True FM at sa ating mga social media platforms. Sa ating mga social media platforms, hanapin lamang ang at Radyo 5 True FM sa YouTube channel, Facebook page, sa Instagram, TikTok, Threads at sa X. Happy Friday, mga kapatid! Manatiling nakatutok dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.